Magandang araw sa inyo mga katalpak. Welcome back to our channel. So our featured NFT game for today is all about Tales of Angels under Binance Smart Chain Network. Ayan guys, so as you can see, kita nyo naman sa kanilang website, they are inspired of gods and demons. So masasabi ko guys, ano to, under Greek mythology inspiration to. So yun yung pag-usapan natin for today guys. Ano nga ba yung mga ongoing events nila right now with their development, and paano tayo makaka-join sa kanila. So yun. So I'm not a financial advisor, financial analyst, and dito lamang ako upang bigyan kayo ng NFT game review, preview, overview, gameplay, insight na kung saan i-feature natin sa NFT game dito sa aking channel. Do your own research pa rin kasi hard-earned money pa rin naman ang pinag-usapan natin guys. And invest at your own risk. Kung bago ka pa lang sa channel ko guys at ngayon mo pa lang na napapanood, like, comment, and subscribe and hit the notification bell button para like ang updated sa NFT game na i-feature ko di sa aking channel guys. Kung wala ka pang Binance account, register ka na sa my description box on my referral link para anytime pwede kang makapag-deposit ng iyon funds, and at the same time pwede mo rin itong magamit na platform as a withdrawal ng iyong mga future earnings din. So yun nga guys, pag-usapan natin si Tales of Demons. So ngayon, i-browse muna natin yung kanilang yung kanilang website. So as you can see guys, napaka stunning ng kanilang website, 'di ba? Ang ganda ng ganda ng kanilang ng artwork. So, tingnan natin yung kanilang website kung kailan nila na start yung project. 'Yan. Kasi syempre, nagbe-base din naman kung kailan na minsan din kasi halos sabay din yung project development and at the same time yung pagka-launch ng website. So far guys, over 48 days. So still young. So marami pang magaganap sa kanilang project. Kanina guys, yung chinek ko yung kanilang Twitter, napaka active nila sa kanilang guys, sa kanilang event. Ayan, marami silang ongoing event right now. So, ayun. So, mamaya natin pag-usapan yun, guys, sa kanilang Twitter. Ito, tignan muna natin. Papihawa natin yung kanilang Twitter, guys. So, very active naman. Follow nyo sila rito. If you think this is the game for you, follow nyo sila. And then, para makita natin yung mga upcoming announcements, giveaways, grab the giveaways, guys. Kung ano yung pwede natin makuha sa kanilang mga previews, yan. Lalo-lalo na sa mga previews, yan. Sundan natin. So, meron silang giveaway yon sa top 1, worth of $500 cash. Ayan. So, yun yung pag-giveaway nila. And then, 10 winners of random chest ang makukuha nila, guys. Ano tong giveaway na to? It's a mega airdrop. So, participate lamang kayo rito, guys, yung ating mega airdrop na still ongoing. Yan. So, eto, guys. Pag-click nyo to, make sure na fill up nyo tong form na to. Follow nyo lang to, and then pag na full nyo to guys, and then dito naman tayo sa kanilang more entries. Ayan, okay? So ngayon dito na tayo sa kanilang website. Ayan. Mamaya natin tingnan yung iba pa. So ayan. And then eto guys, NFT rarities. Ano nga ba yung mga NFT rarities? Gods are the strongest characters in the game. So yun nga, sabi nga sa inyo guys, they are inspired of the gods and demons. With the power of gods, you will be able to farm in the different areas and the game modes. Each god has different attributes that will specialize in something different. Ayan nga, sabi nga nila, di ba? And then, eto naman yung adventure mode. Meron silang adventure mode, syempre. Tignan nyo naman guys, yung kanilang mga artworks. Napaka husay din ang pagkagawa, di ba? And then, eto naman yung kanilang dungeons na tinatawag the Golgona, Leviathan, Hades, yan. Ito yung mga available so far. So, pero tingin ko guys, yan nga, disclaimer. Guys, this this website is subject to change pa rin naman kasi everything is under development pa rin sa game nila. So, yon. Dungeons are the second form of farming inside the game. This mode in particular will have higher rewards than the adventure mode, and the items drop rate will rarer than the adventure. Yan. So, yun nga guys. Meaning guys, mas rewarding pag nagpunta tayo sa dungeon. Mamaya guys, papapihawan natin yung kanilang ROI pag once na
meron na tayong hero, and at the same time, ginagawa na natin yung adventure, and then yung ating dungeon mode. Ayan. Kasi ito pa lang naman, guys, yung magiging available nila so far. Ongoing na ngayon, guys, yung kanilang whitelisting. Mamaya pag-uusapan natin yon. And then, yun yung mga i-discuss natin kung magkano yung mga magiging pre-sale price nila. Ayan. So, yun nga, guys. So, ngayon, ito naman yung kanilang tokenomics. And then, they have supply of 50 million. Yan, meron sila. And then, the ANGT is a BSC BEP 20 token that will function as the main in-game currency nga. So, ito guys yung kanilang game governance token. Yan. So, dito naman sa kanilang game governance, yan, tingnan natin. Ito yung kanila. So, parang hindi clear yung ano eh. Yung kanilang, mamaya guys, titignan natin yung kanilang ano, white paper. Ayan. So, sa roadmap guys, ito naman yung kanilang roadmap. Okay? So, nag-start sila guys under third quarter. Ayan. The new collection, new perks, new game mode, game rework. So, nagkaroon sila ng rework. Four areas of farming, partnership with Battle of Guardians, KuCoin listing after upgrade. So, excuse me, yun yung mga available nila. So far na natapos sila under third quarter. So, ano yung dapat nating abangan on their, ano? Ah! My mistake. Ayan. So, ano nga pala? Fourth, third quarter pala ng 2021. So, ito pala yung natapos sila yung ng, ano, ng fourth quarter ng 2021. Official name, game design, social media creation, algorithm and growth, unique and NFT concept, creation, crafting, materials, conceptualization, dungeon and art, and mechanics. Ayan. So, the first quarter, so, ano na, yung kanina guys, yung mga natapos sila on the fourth quarter, doon sila nag-start. On the first quarter ng 2022, ano yung dapat natin abangan? White paper, tapos na, website creation, done. VIP pass sale, so magkakaroon sila ng VIP pass sale. Beta version 1, token pre-sale contest. So, yun nga guys, sabihin ko sa inyo kanina, they have the ongoing pre-sale contest. Ano yun guys, kailangan makapasok kayo sa whitelist contest sila. Mamaya, didiscuss ko yun. Public token sale, NFT public sale, aggressive marketing, listing on PS and CMP. So, coin market cap and pancake swap. Inaano, ongoing yan guys. Official game launch. Ayan. So, expected guys ngayon ang official game launch ng kanilang game. So, ito naman yung kanilang second quarter listing na dapat ating abangan. Marketplace sa second quarter, staking, 3D art contest. Ayan. And then, the third quarter, ito nga yung kanina. So ngayon guys, ito yung sinatutukoy ko kanina na Discord invite contest. So para makapasok kayo sa kanilang Discord whitelisting contest, all you have to do is invite at least 10 friends. Okay guys? Follow these steps. Pag clinic nyo to guys, ito yung steps na dapat nyong gawin. So kailangan nasa Discord kayo. Okay? I-create nyo lamang guys yung kanilang Discord link. Okay, so dito ko na lang papakita kayo gumana ng link. So para makakreate kayo ng unique link nyo guys. Okay, so they are celebrating 3,000 Discord members. So i-click nyo tong drop down arrow guys. Kung nakikita nyo to dito sa taas ng title, meron dito tong drop down arrow. Click nyo to and then invite people. Yan. And then make sure guys na kailangan unique yung ano, unique yung nandirito guys sa inyong ano, sa inyong referral. So, para makuha nyo yung referral link nyo, guys, make sure na nandito yan. Ayan. So, edit invite link. So, tanggalin nyo itong 7 days. Inever nyo siya. And then, generate your invite new link. So, mababago to guys, itong Discord link nyo. And then, copy nyo to. Yun na yung magiging unique link nyo. Okay? Para magamit nyo sa inyong mga friends na ma-invite nyo. Okay? So ngayon, after the whitelisting guys, eto dito tayo pupunta sa kanilang interface ng kanilang D-App. So ano nga ba yung D-App guys? Dito guys, nakapokus tayo sa kanilang token pre-sale. Dito rin lalabas yung kanilang gameplay. Yan, kung makikita nyo, eto yung mga tabs na available. We have the play. Ibig sabihin dito tayo maglalaro. We have the NFT pre-sale. We have the token pre-sale. Yan, token pre-sale guys. Pag-clinic nyo ito, ito yung token pre-sale natin. Then, NFT pre-sale, guys. Ito naman yung mga boxes na available. Ayan. And then, sa
marketplace, yun nga, soon to be launched pa to sa ano, second quarter. And then, ito yung ating council, wala pa to, on ano pa to, zero pa siya. So, sa token pre-sale, guys, nasa nakalap ko kanina, ang sabi sa akin, meron tayong token pre-sale interface, the hard cap. Sa private sale, kung papasok, kung makapasok ka, makapapalarin ka sa kanilang whitelisting, ang magiging initial price mo lamang na mabibili mo per token is 0.07 cents dollar. Okay guys, ganun mo lamang siya kababa mabibili. And then sa public sale naman, kung may chance tayo sa public sale na makabili, ang initial price niya is 0.09 USD cents. Okay? And then, on the listing price, sa ano na to? Listing price, ibig sabihin guys, ito yung pumapasok na sa mga trading platforms like PancakeSwap. So, magiging available siya ng price ng 0.15. Ayan. And then, syempre, kailangan mo rin ng whitelist spot sa lahat. Okay guys? And then, ito naman guys, yung minimum na pwede nating magamit to buy the ano the token, minimum of 40 BUSD and then maximum of 1200 BUSD. And then dito naman yung percentage ng kanilang ano ng kanilang token, kung magkano pwede mong ma-earn. Okay, and then dito naman on the left side meron tayong referral code, pwede mo tong i-share guys sa inyong mga social media accounts to share the game. So the more referral you get, the more referral bonus, referral benefits you will earn. So, for example, guys, kung meron kang na-refer na 5 times, meron kang 5%. Meron kang na-refer na 10 times, meron kang 10%, 15%, 20 times na na-refer on the game. On the game to, guys, ha? 15% plus VIP pass. Yung VIP pass, guys, tingin ko lahat to, ang access ito, guys, magkakaroon ka ng update for future ano to guys, for future ano yon, events. Ayan, kaya ka magkakaroon ng VIP pass. And then yan, so yun nga guys, bali open tayo guys ng ating box. Yan, so bigyan tayo ng chance na makapag-open ng box guys. So ano nga ba yung pwede nating makuha sa ating box? So meron tayo epic box guys. And then, para makita nyo rin kung magkano pwede natin maging potential ROI pag once na nagkaroon tayo ng NFT ng ano ng kanilang game. Okay, so open natin siya guys. Yan, so yan, tignan natin. So meron tayong Athena, an epic hero. Yan, so ito yung ating welcome hero guys sa ating epic box. So check natin guys yung ROI ni Athena. So, ito yung ROI guys. For example, nag-dungeon mode tayo. Yan. So, at a level 10, minimum power meron tayong 1,000 sa pinakamababa yun. From level 1 to level 5. So, meron tayong $20 na pwedeng maging earning on 50. Then, sa 15 days, pwede tayong magka-ROI na up to $300. Na ano na pwedeng ma-ROA natin. Okay? At the level 10, so the more level we increase, the more chance na meron tayong mas malaking earning potential na makuha. So, ayun. Then so at kung level 10 ka na, meron kang daily na 192 and then days of 7 day ROI of 1350. Yan. So napakababa guys ng initial starting, 'di ba? At $40 BUSD, hindi ka pa nakakapasok sa whitelisting. So, mas malaki yung token na pwede nating mabili. Ayan. So, eto guys, yung sa Hades Dungeon naman. So, magkakaiba sila guys ng, ano, ng ROI. Compare mo rito. Dito, nag-start ka ng $20. Dito naman sa Hades, pwede siya na ma-maximum na up to $60. Okay? And then, potential ROI ka ng up to 900 in 15 days. And then, dito naman sa Golgona, meron tayong up to level 7 maximum. Meron tayong daily potential na income na 187 per day. In 15 days, meron tayong 2,250 ROI dollar. Ayan.
So, sa adventure mode naman, ito naman yung ating mga table. So, dito na tayo mag-base, guys, sa ating epic table. So, sa epic table, guys, ito yung corresponding, ano. So, meron tayong hero na Athena. So, base yan sa wind. Sa tingin ko, guys, yung green na to, base yan sa wind. So, wind map. So, wind sa wind map. Ayan. So, ito yung pwede nating maging initial adventure. Meron tayong 17.25 sa aqua map, meron tayong 20.7 sa lava map, meron tayong 24.15 sa sand map, meron tayong 13.8. So depende, guys, sa map. So ito yung potential earning natin, guys. Okay? Through the game. Ayan. Ito yung mga pwede nating ma-earn under the epic hero, guys, ha. Under epic hero. Ayan. So ngayon, guys, sa ANG token naman, so paano yung distribution ng ANG token nila? So meron tayo, guys, sabi nga sa inyo, meron tayong total supply of 50 million token. So under token distribution, so tignan natin muna dito sa, ayan nga, meron tayong ANG. Ito nga yung ating governance token, ANG, yan. So yun, ito yung token nga. And then, earning rewards from farming, arena, PvP, dungeons. So, dito guys, nag-circulate yung ating tokens, staking rewards, upgrading character gears to increase maps and entries. So, kailangan natin yun, guys. Kailangan natin ng token so para makapag-upgrade tayo ng ating mga gears and to increase maps, entries. And then, syempre, yung ano din, mapaganda natin yung, kumbaga, mas intact yung statistics ng ating hero. Free of cost for crafting mystical objects. Ayan. So, commission for NFT combination. May combination pa pala sila tinatawag. Trading on DEX. Marketplace items. So, consider na yun, guys. Make sure na meron itong mga tax fee na kailangan nating bayaran pag nag-withdraw tayo. So, yun. So, ito, guys, yung kanilang token distribution supply. Meron tayo sa team. For 4 million, then percent 8%, vesting period 12 months, marketing 2.5 million, 5%, and 10 months, and game development, 4 million supply. So make sure na, ayun nga, ito nga yung ating kanilang distribution of 4 million, and then vesting period 4 months, and then airdrop 500,000, 1%, wala siyang vesting period, private sale, no vesting period, public sale, 5 million no vesting period. DEX liquidity staking 5 million will be added soon. So, ano yan, guys? To be updated. And then play to earn yung pinaka highest, syempre 50%, 25 million token supply. So, yun, guys. So far, masasabi ko, guys, wala silang masyadong details sa kanilang official website. But I think, guys, they are very dedicated naman sa kanilang development on their project. Kasi kung maka-follow kayo sa kanilang development, guys, everything is on their announcements when it comes to social media accounts. So follow nyo sila, guys, sa lahat ng social media accounts sila para lagi kayong updated through their upcoming events, announcements, giveaways. So, yun, guys. That's all for today. I hope na nagustuhan nyo yung ating NFT game overview for Tales of Angels. Like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell button para like yung updated sa NFT game na yung feature ko dito sa aking channel, guys. Stay tuned always. God bless and peace out.